ito po yung time para matanong nyo, ma-share nyo anything na. Kasi, ba't kayo nandito? May nag-invite sa inyo. Ba't kayo interesado sa training ng pastors? Kasi yun yung iniwan sa amin. And we would like to see that. We want to see that happen by the year 2020. 10,000 pastors who are equipped, maturing, and Christ-like. So many training sa mga pastors, pero it seems puro training lang, downloading of material. I think topic hindi ganon. Wala pong ganong impact ang downloading. Questions? Sir? Gamitin niyo po yung mic para madinig. Hello. So, nung first time kasi na inintroduce sa akin itong topic ng kaibigan ko yung pastor doon sa Kalibo, na dumating doon si Pastor Nita noon, so siguro naka-attend ako for sa mga consultation ba yon, yung ginagawa niya, nag-meet siya ng mga pastor doon sa Kalibo. Hindi lang sa Kalibo, kundi may iba rin mga participants sa yung dati na mga members ng Core 300. So, kung matatandaan ko, tama pagkakatanda ako, mga tatlong busy siguro ako nag-attend. Yun pala, sa, I expect na, akala ko eh, yung para kasama na ako doon sa topic. Yun pala, hindi pa rin ako kasama sa topic. So, ilang taon ba o ano ba yung mga requirements ng topic para makasama sa doon sa sabi kong member ng topic? Okay. Yun lang po. Maganda po yung question. Parang lumalabas kasi na ang topic core ay parang exclusive. Hindi po. Kasi ang vision is to equip a few who will train the many. So, hindi namin kaya kasi very expensive din ang mga training. Tapos yung mga pastor natin, hindi naman kaya na magbayad, mamasahe every time. So, what we did is regional yung approach. And yung topic core na nag-graduate noong 2009, hindi na po namin uulitin yun. Kumbaga, yun ay somewhat experimental. Pero nakita namin na may bagong direction. Kaya hindi po membership na topic. Kaya ngayon, ang tawag sa atin, kapag hindi kayo nakagraduate noong 2009, hindi kayo part noon, you are topic partners. Pero hindi namin pwedeng tanggalin yung topic core. Kasi yun ang starting eh. Nandun na yun eh. Pero hindi namin uulitin yun. And we would like to join hands with other pastor trainers na naniniwala na this is worth my time. And I would like to see other pastors equipped also. Kaya napakahalaga na makatch natin yung vision. And hindi lang yung church natin ang mahalaga, kundi other churches. We are one body. And ang key ay mga pastor. Kaya ako po ay pastor for 22 years. This is my 17th year sa PCEC. And kung ako pastor sa isang church, dun lang ako. Pero nung ni-redirect ako ng Lord to train other pastors, I am training pastors, hindi lang isang church. This year, I have equipped 625 pastors in Luzon and in Mindanao. And three seminars in Vietnam. So, galing yon sa 288 churches. January lang yon to July. So sa akin, that's an opportunity para magkaroon ng impact sa maraming churches. Hindi lang sa isang church. Kaya napakahalaga na makatch natin yung vision. Kaya anumang invitation sa akin na magpastor muli doon sa home church ko, magpastor sa US, magpastor sa kung saan-saan, I would say no. Bakit? Kasi it's not about money. It's yung will ng Lord na mag-equip
ng other pastors and you multiply yourself. I remember si Paul Landry, yung founding chairman ng TAPIC, iniwan niya yung catchphrase o simple statement na a forest in a seed. So the starting point is a seed. Pero the seed, kung mag-germinate, will become a seedling and then a sapling and then a tree. After some time, 2 trees na yan, nag-multiply na. Then 4, then 8, then 16, 32, 64, 128, and so forth and so on. Until you see a forest. The starting point is one seed. So we would like to see that. We would like to see a forest of pastors who are trained. Kasi tayo ang key sa winning this nation for God. Tayo ang key, kapag na-train natin yung ibang pastor, pupunta yan sa ibang bansa. I-reach out nila yung mga taga-ibang bansa. They are disciples of Jesus disguised as doctors. They are disciples of Jesus disguised as nurses. They are disciples of Jesus disguised as domestic helpers. Yung trabaho nila, disguise yun. They are actually disciples of Jesus. So kung pastor ka, dinala ka doon, you are a disciple of Jesus disguised as a pastor. You see? So anywhere you go, disciple ka ni Christ. And you multiply wherever you are. We would like to see that. And hindi namin kaya, kaya we are partnering with other pastors. Hindi issue dito ang denomination. PCEC, iniwan, may bago tayong, si Bishop Tendero ay nasa World Evangelical Alliance na. We have a new national director sa PCEC, si Bishop Noel Pantoja from CBAP. And ang nasa heart niya is to see 120,000 evangelical churches by the year 2020. Now, what can TAPIC do to contribute to that? We will be training pastors who will pastor these churches na nasisibol. Past churches who are healthy, who are harvesting, and who are holistic. Tatlong H. Healthy, holistic, harvesting. And paano mangyayari yung church na ganun kung hindi healthy yung pastor? Kaya napakahalaga na we multiply ourselves. Napakahalaga na tayo mismo ay worth multiplying. Kaya critical yung role natin. Hindi lang tayo pastor, we are pastor trainers. Kaya I will go where God would like me to go. I will train pastors from different places. Ang assignment ko, Northern Mindanao. Pero kahit saan ako dalhin ng Lord, pupunta ako. Basta equipping. Preaching, kaya nyo na yan. Equipping, I will do that. Bakit? Yun ang heart na binigay ng Lord sa akin. And alam ko sa inyo yan, kaya kayo nandito. So, hindi po issue kung member na ako ng topic, kung topic na ako, hindi po. Ang issue is, am I equipping other leaders, other pastors? Am I preparing my church to be in the cutting edge today? Malaki pong problem namin ngayon is funding. We have to raise money para gawin dito. Kayo, ni-raise yung mamasahin nyo. Yung iba sa inyo nagkapag-share, pero that's only a part of the total expense. And you know that. To go here, to have food and lodging na meron tayo is more than what you pay. So, we have to raise a lot of money. And hindi po madali. Actually, ang PCEC, we are now on the red, 2.5M. Sabi nung finance officer namin, Pastor, we have a month sa sweldo. Oh, exciting. Exciting. Challenging. We have to trust the Lord. So, but we still keep on.
Itong na-raise namin sa topic, last year namin na-raise, 1.2 million. Hindi gagalawin yun. Pang topic lang yun. Designated funds yun. Hindi namin pwedeng galawin yun sa PCEC. Kaya we believe kasi in training pastors. Kaya if you are in a certain place and you can organize other pastors to have a training, pag-pray natin and we might go there. Lord willing, pupunta ako sa Liloy, Zamboanga del Norte by October 5. 5 to 8, 4 ako darating doon. Then yung isang topic pastor natin doon, si Pastor Philip Veloro, magko-co-teach with me. We have to travel pa from Dipolog to Liloy, 170 kilometers. And 100 pastors are waiting to be trained there. 3 days ako, 3 seminars ako doon. 3 days, 3 seminars. I'll be teaching leaders that make an impact, mature and multiply, and restoring the fallen. So after that, October 21 to 22, I'll be in Iligan. Then, nung nalaman sa Pagadian na darating ako sa Iligan, Pastor, 3 hours na lang, maximum 4 hours, Pagadian na. So, Lord willing, pupunta rin ako ng Pagadian after that. So, madali? Hindi. Pagod eh. Hindi na ako bata. Kita niyo man, sa interview, may buhok pa ako. Nung kinisal ako, middle parted yan eh, yung buhok ko eh. Nung bago ako sa PCEC, 17 years ago, side parted. Ngayon, departed na eh. Wala na. Ubus. Misa nag-speak ako, pinakilala akong obispo. Hay ko, hindi po ako obispo. Ubis lang po ako. Dito po, ubus po. Kaya, wala eh. But we have to train. And we will give our best for the Lord and to equip pastors. Question. Nathan. Yes. Pastor. Once we partner with topic, ano po yung mga expectations na dapat ma-meet po namin? Kung strategic yung lugar and you can, let's say, organize 40 pastors within your area, we might come. We might, kasi depende kung may funds kami. Ginagawa ko na po yung report para by November, makakagawa rin kami ng strategic plan for next year. And then give that sa isang foundation in the US na nag-support sa amin this year, sa atin this year. So we have to make our report very well and makita nila na hindi ito lokohan. Ba't nangyayari talaga? And para next year, maka-request ulit tayo ng funding. Now, if the Lord so wills it, we'll go. By faith talaga. Kung kaya nyong i-cover kami doon, kayong bahala sa venue. So, ano yan eh, napapag-usapan. Basta maganda, you know, tama lang yung venue, comfortable naman. Then, hindi na kami magdadala ng LCD. May LCD na kayo doon. Then, kaming bahala to raise our transpo and even our food. Now, definitely, we appreciate everything na makukover nyo. But kung wala, then we can talk about it. Kaya partnership talaga eh. But ang goal namin is to equip the pastors. Not just equip, but mentor them. Si Pastor Herman ang head ng Mentor Link Philippines and ngayon siya yung chief training officer ng International Care Ministries. Wala siya. Nandiyan yung boss niya. So, we are into mentoring. Ako, I'm mentoring 6 groups in Metro Manila. I have 6 groups I meet. Some of them once a month, some once in 2 months, yung iba quarterly. But I meet them. For mentoring. Bakit? Kasi no one checks on the pastors.
your leaders will not ask you difficult questions. In mentoring, we ask the difficult questions. And walang lalabas sa atin lang. And we pray for each other. Kaya critical yung may accountability talaga. And that's what we need. Yes. Yeah. Yun ang ideal. But it's not happening yet. Others are doing it, but not all. You see, hindi porket nakatapos, nakagraduate, nagtitrain, hindi po eh. Kaya sometimes, yun ang aming frustration. They try, we give them our material, but hindi pa rin. Kaya hindi yung material eh, ang mahalaga eh. It's yung heart nyo. Yan din ba yung vision nyo? Then, kung ano yung nilagay ng, nasa heart nyo, then do it. Kasi others are doing it, but not everyone. Napaka myopic natin, napaka malapit lang ang tingin natin eh. Church ko muna. In some way, that's right. Kasi kapag hindi lumagay yung church mo, paano ka gagamitin sa iba? You have no story to tell. Your church should be growing. And then you tell them, this is what God is doing. One of my mentees ay taga Bansalan, Davao del Sur. Hindi siya graduate ng Bible school or seminary. Businessman siya. I mentored his group, 10 sila, for 3 years. Today, he is mentoring pastors. He is giving training in Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe. Alam ko ba yon? Hindi. Basta ako, minentor ko siya. Kung may pera yon, sasama sa akin yon everywhere I go. But, hindi rin eh. May family rin siya. Pero, dinala niya ako sa Bansalan. Ang church nilang nag-support ng lahat ng expenses namin. The second time, ako naman na nag-bid sa kanya. The same group in Bansalan. And tindrain namin ulit the second time. Lord willing, next year, dalawa ang pagbalik namin sa Bansalan. And marami sa Davao del Sur na churches, 1,500 churches, na walang gaanong training. So napakahalaga eh, di ba? Kaya who would go? So expensive? Yes. Kaya we have to raise money. And kikita ba kami? No. Misa nga, pati bulsa namin eh. We share. But ibabalik ng Lord yan. Magugulat ka how God will return many times over. Yes. Gusto ko lang po maliwanagan, no? Ito po yung first time ko na umattend dito. Actually, nakasit-in na rin po ako ng isang beses sa Kalibo. Ngayon po ba, mayroon po bang requirements na gagawin namin mga bago? Paano makasama dyan sa grupo na ito? At ilan taon po ba yun na bakit kanina po may mga graduation? Yun po yung gusto namin pong malaman. Gusto ko malaman po. Yeah. Yun nga po, hindi na natin uulitin yung mga graduation again. Kaya lang nandyan yan kasi nangyari yan eh. So, yan yung core. Pero minsan, the core acts as if elite sila. Hindi po. Sorry for that. Sila, may dinaan silang curriculum and yun yung test. But sa 300 plus na natrain namin, hindi lahat pumasa. 209 lang, 208 lang ang nag-graduate. So, pero hindi lang yun eh. Kasi even yung mga nakatapos, naging core, hindi rin nag-multiply. Kaya tatalunin pa ng may heart na mag-multiply. One of my mentees in Antipolo, I'm from Antipolo. Hindi siya graduate ng college. Hindi siya graduate ng Bible school. Tinawag siya magpastor. He has planted, as of today, 6 churches. Kaya, hindi yung alam natin eh, kung hindi yung pagpagamit ng Lord sa atin. And isa sa mga mentee niya ay retired general. Can you imagine? Retired general yung kanyang mentor. Isa sa mga mentees niya yon. And sabi niya, Pastor, 3 pastors na napailalim ako sa 3 churches and 3 pastors.
lahat yung tatlong pastor na yun, graduate ng seminaries and Bible school. Matatalino. Lahat yung inaway ko, inaway din nila ako. Pag itong pastor ko ngayon, ay aawayin pa ako, hindi na ako mag-church. Hindi siya inaway. Maski nasablay yung retired general na Christian. Now that retired general is now a pastor for a year. Because of the impact of this man. You see? So you multiply yourself. Nathan? Yeah. Pastor Angel. Ito po ay Angel. Okay, kasi napakaganda nung nabanggit ni Kuya Rule. So, I've been involved in topic, pero hindi nga ako nakatapos doon sa tinatawag na Core 300. But I've been doing training for pastors. So, ang ganda ng example na binabanggit ni Pastor Rule kasi it's not the core per se. It is how you love the pastors na kinakailangan ng training. So, sa ngayon, sa ganitong ano, ay parang nagkaroon ako ng magandang, yung malinaw na pananaw dito na kahit pala kami ay hindi kasama doon sa core, but yung quality of training na gagawin namin ay i-recognize nitong topic. And then so ang role namin as of this time magiging ka-partner, yes, ng topic. So yeah, how can we work together? Kung alin mo ako, I'm doing training for pastors. I've been involved in so many groups of training. As of this time, ako yung equipping head ng Laguna for Jesus movement. And at the same time, doon sa San Pablo, ay kami ng dalawa ni Kuya Philip ay partner. So, can I expect from topic na kung kailangan kong kumuha ng tao from the topic, ay anytime I can do that? Yes. Lord willing. Yun po yung gusto namin mangyari. Kaya nga kung meron kaming maisishare na worth na madinig ng ano nyo, and our approach is not lecturing. We facilitate. Kasi the best way to share yung nasa heart mo is to facilitate. Yung lecture, after 30 minutes, wala na eh. Maybe some of you know yung TED Talks. Ayon dun sa TED Talks, you are given only 18 minutes. Kasi ayon sa research, yung attention span ng isang tao is only 18 minutes. Beyond 18 minutes, wala na yun eh. Kung saan sana inisip. Kaya kung nag-preach tayo for 1 hour, I think we are losing our people. May describe nga eh. Sabi nung dalawang member from different church, nasa call center. How do you call your pastor? We call him Reverend. Kami, never end. Hindi Reverend. Isang oras na intro pa lang. Walang katapusan eh. Kaya 18 minutes lang. And that means you have to prepare well. And yung impact sa heart noon ay nandun. So hindi pahabaan yan. Kaya when you facilitate, may discussion, may activity, and there is much learning. Kanina, activity lang yon. May learning ba? Malilimutan nyo ba yon? Hindi. Ba't ko pinagawa? Pinagawa din sa akin yan eh. Ang hirap pala. Eh noon eh, ang pinagawa sa amin, pabilisan. Binago ko. Pagandahan. So in-apply ko sa setting natin. Tapos ano ang mga lesson? Easy. You can use maraming lesson pag na-facilitate ka. More questions pa? I would like to focus on this question. Because we're talking about partnership. Ang tanong ninyo kanina, anong pwede nyong gawin para maging partner ng topic? Could we reverse the question? Anong pwede namin gawin para kayo maging partner namin? Now, topic is not necessarily only us. Kaya kayo narito ngayon, we would like to include you. So nandun na yung introduction, ano? Nandun na yung offer. Now, what can you offer sa topic para yung projects na nangyayari
where you are, hindi namin sasabihin sa inyo kung anong gagawin nyo. Sinabi ni Pastor Oli kanina, if this is the Lord's work and God is doing something in your area where you are, anong ginagawa niya ngayon in the focus of being other pastors? Now, isa sa mga malaking question na madalas hinderer noon ng unity ng pastors ay yung una, denominations. Yung denominational walls ang tataas. If you don't understand your own denomination, how can you understand the other denomination? Ang nangyayari, kondema ng kondema, kaya puro damnation, siraan. Now, we're still facing that. Although, sa topic, nakita namin ito, yung mga Pentecostal at mga Baptist, they come together and pray for each other. Doon sa area kung nasaan sila, may mga topic groups doon. Kaya yung core, hindi namin ginigive up. Dahil kahit papaano, hindi man sila yung ideal, we're still visiting them, helping them to come out. Come on. Hindi lang ito yung ating napag-usapan for 5 years. We're expecting them to reproduce their kind. We try to reproduce ourselves in them. Now we are expecting them to reproduce their kind among others. Merong success stories dyan. Maraming success stories. Kaya lang, 300. So, mayroon ba kayong 300 na ganun? Siguro wala pang ang 50% eh. Nevertheless, we're not giving up. So, mayroon po kaming dream. Nung nag-graduate sila noong 2009, what is the next? What's next? 1 decade or 10 years? Anong ating i-expect pagdating ng 2020? At pagkaisahan ng core 300, 10,000. Ibig sabihin nun, sa isip ko, sa pagkaunawa ko nun, 10,000 kauri nila ang i-reproduce nila. Hindi kami magre-reproduce. We will facilitate and assist. But they will reproduce their kind at maging 10,000. Eh, 2015 na po. Ber na po next month. Ngayon na. September. Late pala yung utak. I'm lagging behind. So, yun na nga eh. Now, it's 2016. Ibig sabihin yan. And at 2016, we have only 3 years more to accomplish. Nakailan na ba kami? Nakailan na ba yung core 300? I doubt. So, ito po yung ating gagawin. We're asking your help to partner with us, help us reproduce and make the 10K on 2020. One success story is in Dipolog. Ang key kasi yung leader. So, sa Zamboanga del Norte, si Pastor Philip ang naging bagong leader. And ako yung assigned sa Northern Mindanao. Sabi ko, I'll conduct a seminar mentoring leaders. So, yung potential mentees nyo, you invite them. I'll teach you how to mentor your leaders. And ang potential mentees nyo ay pastors din, mga friends nyo. So, bring 4 for every, ay 10 sila sa core. So, they brought 4. Eksakto 50 sila nandun. That was 3 years ago. And I expect them, I gave them my materials para at least meron silang magagamit. I taught them how to use it and we tried it together. And they started doing it. After a year, yung 50, naging 150. After 3 years, on the 3rd year, they are now 300 plus. Pastors being mentored in Dipolog. So, yun yung potential ng multiplication. I'm not there, but I equip the 10 who spend time with 4 pastors each. Now, they are multiplying. So, yun yung potential. And that made me more excited. Kaya, babalik ako sa October sa ibang lugar naman. Pero, yung si Pastor Philip doon, sabi ko, magko-co-teach tayo. Dalawa tayo magtuturo. Sasama ka sa akin. Kaya, yun eh. And I have to raise money for that. Naka-raise na ng konti, pero kulang pa, feeling ko.
Kaya yun yung ano, yun na excited. Yun na excitement doon. And we want to see this. And 100 are coming. Isang denomination lang yon. Kasi yun yung sa lugar nila sa Liloy, yung Kamako. 100 pastors. Yes, Sir Angel. Ang ganda ng story kasi networking in the sense ano. So it's a form of networking na yung under ko dapat alagaan ko para mag-reproduce. Yes. Ngayon, dito sa case ng Core 300, I can sense the frustration of Pastor Nathan. It seems that the Core 300 are not reproducing. Some are, but some others yeah, are not. Yeah, but the way we expect that all of them will reproduce. You know, idea. Failures. So, what are your plan about this Core 300 so that they can work and reproduce? Kasi nandun na eh, na, yung investment. Yes. Nandun na eh. Nandun na yung investment. And sa networking kasi, ay ang alam ko sa networking ay yung inaalagaan yung nasa ilalim nila at minomotivate at kung kinakailangan na i-date para buksan yung kailangan makatch nila yung vision. If they cannot catch the vision and they must be caught by the vision also, palagi ko hanggang doon lang yon. So, training, they are informed, but they are not working. Pastor, kapag marinig ka nila, magagalit sila. Nandun sila sa kabila. Huwag niyang sabihin. Hindi. Actually, kaya natin ginagawa ito. Sabi, anong gagawin natin? Ito na, ginagawa natin ito. Not that we are trying to discourage them. Ayaw na namin sa inyo, papalitan namin kayo. We would not do that. However, itong aming ginagawa. Through you, who will also multiply, and with them, kaya nandun si Kuya Philip, yung tawag namin sa ganyan, pag si Kuya Philip na nag-uusap sa kanila, family talk. Yeah, I know. So, mahalaga yan. It's an issue of encouraging them and helping them review. Ano ba yung napag-usapan natin noon? Nasaan na ba kayo ngayon? Pero yung usapan natin dito, iba naman. So, basically, kaya sinabi namin, we will not duplicate what we did with the Core 300. Una, it was very tedious, it was very expensive. And yung word na ginamit ni Pastor Angel, para bang disappointing. Is it really disappointing? Si Jesus, 3 years niyang inalagaan, the master teacher himself, mayroon pang Judas. Di ba? Sa buhay ni Abraham, it took God 25 years para maging qualified sa Abraham na tatanggap ng first promise ng Ir. And it took another 15 plus years bago sabihin ni Lord sa kanya, now I know that you really believe in me. Di ba doon sa sacrificial altar, doon sa Mount Moriah? 42 years. Hindi nagsawa si Lord. No. Ganun na ba katagal tong core na ito? In fact, they are also reproducing. Kaya lang, mabagal. Slower than we expect. Kasi iba kasi ang style ni Lord eh. You cannot be useful until you declare you know nothing. Remember Moses. 40 years he was trained in the palace. Galing, di ba? General, double PhD, etc. Prince, apparent heir to the Pharaoh's throne. But God has other plans. It took God 40 years to dislodge all this kagalang-galang, kagulang-gulang at kayabangan ni Moses. Until when God was telling him, now it's time to go and let my people set free. Anong sabi ni Moses? Ako? I know nothing. For 40 years, wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa likod ng dumbest animals, the sheep. So ano matutunan mo? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Moses the dumb. Namangha lang siya. Ano to? Maapoy? Tinasusunog? Ano kayo to? Nagulat pa siya nung may boses. He became like a child. Now what would you expect when an 80 years old person
person behave like a child. Hindi childlike eh, childish eh. Pero, that was a transaction that changed the affair of nations all over the world. Go, I will show Pharaoh who I am, the greatest world power of the time. Alam natin yung kwento ng Exodus, ano? And we know that all nations today follow the pattern of the Mosaic law to create a government. Yung constitution and bylaws nila somehow is patterned dito. Now, what I'm trying to say here, 40 years, 80 years, maigsi yan para kay Lord. However, ang tinuturo naman ni Lord sa amin, kasi kailangan din naming maturuan, patience. Have you heard about the bamboo na kapag itinanim mo, 4-5 years walang activity? Green lang siya, tuod lang siya. 5 years, ang tawag ng mga Chinese, masu, mauzu. Sabi ng mga Japanese, mozu. 5 years, nandyan lang. Isa, dalawang buko, nakailalim. Then all of a sudden, one day, the bamboo just wakes up. Imagine a bamboo growing at 2 to 2.5 feet a day for the next 50 days. Just think, 50 times 2 feet. Nakakita na kayo ng kawayan na ganon, na mayroon ng mga seedling sa Pilipinas. But it's very dangerous kasi kapag itanim nila yan dito, maging gubat ng mga kawayan, alam niyo yung nangyayari pala for those 5 years, it's digging deep. The roots will go miles and miles. So ano mangyayari sa lupa? O control ang erosion. Subukan mo magtanim, anong tutubo? Puro ugat ng kawayan ang nasa ilalim ng lupa. For about 2-3 kilometers. That's the mosu. However, magnificent bamboo as it is, ang common size doon sa puno would be larger than my thigh. About 90 to 100 feet high. That's the mosu. But what lesson can we learn from the mosu? If every pastor behaves like a mosu, going deep, growing wide, and we talk about that growing as influencing people to follow the kingdom of God, how many can we reproduce? Si Pastor Rolly, ang ugat niya wala sa paa. Meron din. Nasa puso. Kasi nung bago kami magkasama nito, meron kaming kasabihan. Better a white hair on your head than black hair on the floor. Kasi kami noon may buhok. Yung mga kasama namin, si Kuya Philip ng buhok niya itim pa. Si Kuya Herman itim pa. Ang kalbo lang sa amin noon, si Kuya Mike. All of a sudden, sino kayong masundan namin? Nasusundan namin si Kuya Mike, hindi sila. Kuya Philip eh. Why? Yung stress ng expectation. Now, how do you hold back your temper when you are under stress? Parenting ito eh. Ibang klaseng parenting. Hindi ito kagaya ng parenting. Yung mga magulang nga, alam nyo isang rule talaga sa pagdidisiplin ng mga anak. Never use the whip when you're angry. Never. Bakit? Yung mga spiritual warfare experts nyo, sabi nyo, transferring a demon. Pag galit ka, sinampal mo yung bata. Yung bata, balang araw, mananampal yan. Mapalad ka kung hindi ka akong sasampalin pag matanda ka na. So, ang issue dito is self-control. And that seems to be the smallest in the fruit of the Spirit's character. So, ang aming nire-reproduce, hindi lamang yung skills ng isang pastor na magaling ito. Wow, ang galing. Husay-husay nito. How about yung puso? We would like to reproduce Christ. And we would like to influence you to be doing the same. Kaya kung dahan-dahan itong mga kapatid naming mga core, magaling sila, magagaling yan. Ang tiyagaya nila. Alam niyo ang iba sa kanila? Kami napapahiya sa aming
very infantile faith. Alam niyo kung bakit? Meron kami na-encounter noon na pastor. He has to walk starting at 4 a.m. para makarating sa main road. Nakakabayo yan. Tapos, iwanan yung kabayo niya, makikiangkas para makarating doon sa venue ng seminar ng topic. Pagdating ng hapon, nagmamadali yan kasi alas 4 dapat nandun na siya sa venue kasi matagal pa para makarating. At ang allowance niya sa isang buwan, 50 pesos lang. Kaya ang topic nun, kung pwede lang, ayaw naming maningil. But we are also breaking one bad attitude na gusto ng pastor, libre mentality. Pag sinabayan kami ng mga may pera dyan, sasabayan kami libre. May bullpen pa, kahit na hindi sumusulat, tuwang-tuwa yung pastor tatanggap ng bullpen. May notebook, may bigas. Nako, tuwang-tuwa sila. May libro, kaya lang ang nakasulat doon, Chinese, o di kaya Korean. Pero okay lang. Sasabayan. Doon sila attend. Yung inaasahan namin 100 attendance, nangyari ito sa Bicol. Out of 150 expected, ang dumating 25 lang. Para makarating ng Bicol, ginamit namin yung ROSA ng PCEC. 10,000 a day yun. Pagdating doon, 25 lang yung attend. Pero okay lang. Kasi habang nagtuturo kami ng ganun, nakasapatos ako, nararamdaman ko yung init ng lupa kasi malapit nang sasabog yung mayon noon eh. Ano yun, nasa Bicol, ganun yun eh. Sa Legazpi. Pero okay lang. Do you know what? Ang Bicol, talagang gusto rin sirain ng Panginoon. Because as we do this, there's also an enemy who would like to plant bad seed. Mayroon bang bad seed sa core? Ayaw namin, we don't want to name names. But many have fallen. Many have been taken to heaven. Pero at the same time, nandun pa rin may nakasupport. Dahil alam nyo kung hindi nagpakamatay si Judas, one of the apostles will still be doing follow-up. Pero mahalaga kasi po ganito. We would like to reproduce pastors. Una, ano ba yung ideal yung pastor? Noong core 300, we have three figures. Puso, diwa, kamay. Ano ibig sabihin nun? Character, knowledge, skills. Gusto naming ma-develop yun sa kanila. But that's too basic and it became too caricatural. Parang caricature lang siya. Yung actual, nabago yun. So, ano yung mga Fs natin? Family, mahalaga yun. Yung personal faith, hanggang sa nabuo namin yun, isang word pala yun, integrity. Sino ba ang karapat-dapat na tawaging topic pastor? Ayaw na rin namin gamitin yun kasi para bang naipapangalandakan yung topic. So, with you partners, let's not forget topic but set it aside and don't put it on the front. Isa lang ito, glory ni Lord. Kingdom building. How can we do?